Jesus, you've done so much for me, I cannot tell it all, I cannot tell it all. Jesus, you saved my weary soul, I cannot tell it all. Jesus, you're working in my life, I cannot tell it all. Amen. I cannot tell it all. Jesus, you're working in my life, I cannot tell it all. I cannot tell it all. I cannot tell all. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory, glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, sa huling pangangaral na ito, muli kang kumilos, Panginoon. Inaangkin po namin, O Diyos, ang patuloy na pagsama mo ngayong umaga. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Po tayo mo po. Tagapin po natin ang ating pangatlong tagapagsalita, Pastor ng Tayabas, Pastor Denver Reyes. Sound, sound. Wala po ako interpreter. Hallelujah. Hallelujah. Sila na nagsisipagasik na may luha ay magsisiani ng may kagalakan. At siyang lumalabas at umiiyak na nagdadala ng binhi na itatanim. Siya'y di sasalang babalik na may kagalakan na dala ang kanyang mga tangkas. They that sow in tears shall reap in joy. Purihin natin, napalapakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah, God, we worship. We worship you, God. Magnificent Savior of our soul. Redeemer, Deliverer, O God. Hallelujah, hallelujah. Oh, we thank you, God. We thank you, Jesus. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa napakabuting pagkakataon na iyong pinagkaloob sa bawat isa, Panginoon. Lalo na, Panginoon, sa konferensyang ito, Panginoon, na kami yung sinamahan, Panginoon. Kaya ngayong umaga, minsan pa, Panginoong Diyos, aming inihiling, Panginoon, ang makapangyarihang pagdaloy ng iyong Santong Espiritu. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Sila na nagdadala ng binhi. Amen. Habang ito po ay aking binabasa, sinasariwa ng Panginoon ang kahalagahang ito. Ang kahalagahan ng pagluha at pag-iyak para sa mga kaluluwa. Salamat po sa ating pong pastor, Pastor Ernie, Sister Elaine, sa kanila pong ministeryo at pagmamahal sa mga kaluluwa. Ang dahilan kung bakit ang ating kapulungan dito sa bahaging ito, sa pangunguna ng Lucena Church, ay nagtatagumpay ang karamihan sa mga iglesia, bagamat ang ilan ay nagsisimula pa lang sapagkat meron tayong leader na nagmamahal sa kaluluwa. At kailangan natin ipagpasalamat ang ganitong mga leaders. But there is no such thing as compassion for a loss that does not affect great sorrow in the heart. Walang pwedeng sabihin na merong compassion ang isang tao kapag hindi naapektuhan ang kabagbagan at kabigatan sa kanyang mga puso. It is painful to bear a lost person in our heart and to stand between them and hellfire where the lost will be tormented for eternity. Ang isa sa mga paglalayo ng ating pong Panginoon
Ngayon pong umaga, mga minamahal, ay magkaroon po tayo ng damdamin sa mga kaluluwang hindi paligtas. Naisulat ang talang ito sa aklat ng mga awit, 126 verse 5 and 6. Sa ilang mga pag-aaral, many believe that Ezra wrote this psalm after the Jews returned to their homeland from captivity. And as he saw the barren land, and tears started to flow, and he began to weep over it because of barrenness. Habang sila'y bumabalik, nakita niya ang mga tiwangwang na lupa. At siya'y umiiyak dahil dito. Nagkaroon siya ng matinding damdamin in spiritual application sa ating panahon. We need to weep and shed tears while we are sowing the precious seed of the Word of God. Hindi lamang tayo nangangaral, kailangang mailakip ang ating pong passion, ang ating damdamin habang ginagawa ito, sapagkat aminin man natin o hindi, minsan nagmi-ministeryo tayo, wala na ang ating puso, wala na tayong damdamin sa ating ginagawa. Kaya nagsasawa at nababagot ang ilan. But the problem today is the shortage of tears for the souls and unsaved. Ito ang problema ngayon na kinakaharap ng Kristyanismo. There is shortage of tears in the kingdom of God. For let me remind you, God moved in the previous generation as a result of the tears of many intercessors. Ang mga nauna sa atin ay may paglakip sa kanilang panalangin, ay may kasamang pagluha para sa mga hindi paligtas. The tears are not shed for their needs, but for the sinful condition of the land and for the expansion of the kingdom of God. Hindi sila umiiyak dahil meron silang malaking pangangailangan. Lumuluwa sila sapagkat naunawaan nila ang kahalagahan ng mga kaluluwa na kung ito'y hindi mabigyan ng tamang atensyon, ay mga papahamak sila ng pangwalang hanggan. Maging si Nehemiah, nang makita niya ang nasira, nagiba ng mga kuta, the walls of Jerusalem, he had been broken, he began to weep. There's tears coming down on his face. If we apply in spiritual, if the churches are broken because of barrenness, do we still cry to God to help us? Tayo ba'y dumadalangin na may pagluha, Panginoon, bakit ang iglesyang ito ay hindi nagbubunga ng mga kaluluwa? Hindi mo pwedeng sabihin na dahil sa matigas ang lupang iyon. It has something to do with us. For God gave us this task and burden. Kaya ngayong umagang ito, our heart has lost its passion for the sinners to be saved. Nawawala ang passion. Nawawala ang ating damdamin. Our heart has lost the fire of God. We become too complacent. It means over self-satisfied for the goodness of God. Walang masama na naranasan natin ang kabutihan ng Diyos. But if we are oversatisfied, magiging problema ito. Kailangan pa rin nating maunawaan. I believe the reason today that some of the churches are barren is that we don't have any shedding of tears over the lost. There are believers who shed tears. May mga lumuluha, pero sa kanilang mabibigat na problema lamang. Sa kanilang pamilya, sa kanilang trabaho, sa kanilang sinisintaw, iniirog, sa kanilang pangangailangan, sa kanilang pananalapi. At ang ilan umiiyak dahil walang pambayad ng gusali ang mga manggagawa. Walang masama. Naiiyak natin yun. Pero hindi ba mas tama? Naiiyak natin ang mga kaluluwang hindi pa naliligtas. Hallelujah. Kaya panalangin ko ngayon pong umagang ito that every disciples of Jesus Christ shed tears for the right things and right purpose. Hindi po ako mangangaral para kayo maging emosyonal. Ako po ay lalaki na lumaki sa kaguluhan, basag ulo. Hindi po ako maiyakin. Pero nung maunawaan ko po ang kahalagahan ko sa harapan ng Panginoon, nagsimula akong magkaroon ng pagluha, pag-iyak, damdamin para sa aking sariling kaligtasan at damdamin para sa kaligtasan ng iba. Kaya nais kong mangaral sa paksang ito, tears of the saint for the lost and unsaved. Luha, pag-iyak para sa mga hindi paligtas. Tingnan natin ang ilang mga katotohanan. Una, tears of the saints reveal a burden. Ikaw ay umiiyak dahil merong kabigatan na nangyayari sa iyong puso.
But sometimes our heart gets cold about the eternal destiny of others. Minsan kapag pinalamig na, pinatigas na ang iyong puso sa mga kaluluwa at ang kanilang hantungan. Nawawalan po tayo ng damdamin and we let everything in the world keep us so busy. And so many Christians neglect time spent in prayer for the lost. Kaya ang ilan pag nanalangin 15 minutes, Pastor, na ipanalangin ko na lahat. 15 minutes na ipanalangin ang lahat. Indifference is one of the greatest hindrance in prayer. The word indifference means lack of interest, lack of concern, lack of sympathy. Kapag nagkaroon ka ng indifference sa mga tao, mawawalan ka ng pagpapahalaga, mawawalan ka ng interest, mawawalan ka ng simpatya sa kanila. Pero si Pablo ay isang lalaki na punong-puno ng simpatya. Full had a burden for the lost. And he's saying in Romans chapter 9 verse 2, mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na karamdaman sa aking puso. Grabe ang damdamin ni Pablo, mga minamahal, pagdating sa mga kaluluwa. Sabi niya, matindi yung kanyang kalungkutan. Masaya siya sa kanyang kaligtasan, pero malungkot siya sa mga taong hindi pa naliligtas. That's why we need to have a burden of praying continually. Kaya walang pati dapat ang ating mga panalangin sa ating mga bayan, sa ating mga lugar, sa ating mga barangay, sa ating bansa. Dapat hindi ito tumitigil. Ang sabi nga ni Apostle Pablo sa Romans chapter 10 verse 1, mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos patungkol sa kanila upang sila'y mangaligtas. Hindi sinabi ni Pablo na magkaroon na ng kapayapaan sa buong bansa ng Israel. Hindi niya sinabi yung pansariling interes. Ang sabi niya, ang aking panalangin na sila'y mangaligtas. Are we still praying for sinners to be saved? Lumalabas pa ba sa ating mga labi the need for persistency? From the word persist, to continue to exist past the usual time, to continue to do something and determine even when facing difficult or opposition. Persistent prayer, ito po ang ibig sabihin ng tinatawag na burden for continual praying. Nagpapatuloy, hindi tumitigil. Sinabi ng Panginoon, tayo magsipanalangin walang patid. Ang problema, tayo nanalangin patid-patid. Kaya po kami, nagtalaga kami ng chain prayer, panalangin na walang patid. May nagagawa ba rito ng chain prayer? Magdamag mula alas 7 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga, nananalangin kami para sa aming bayan. Kapatid, anong ginagawa mo para sa iyong bayan? Are you still praying? Meron pong isang kwento patungkol sa isang babae, tumawag siya sa manager ng isang opera house at sabi niya, naihulog ko ang isang valuable diamond sa lugar na yan, dyan sa opera house. At sabi niya, nung pagkatapos ng concert, hindi ko na nakita. Nang tumawag siya, sumagot sa kabilang linya. Ang sabi ng lalaki, please ma'am, hold the line. We're going to do some searching. Kaya ang buong grupo ay naghanap doon. Men, at kanilang nasumpungan ang nawala na diamond. Pero ang babaeng ito na sinabihan, please hold the line. Men, the woman had hang up. Yung kanyang telepono sa kabilang linya, kanyang ibinaba at nasumpungan. Naghintay ang lalaking ito pero hindi na tumawag. That's strange and foolishness. Na siya'y tumawag pero hindi na niya pinalo up yung kanyang pagtawag at hindi niya binalikan yung kanyang nawawala na diamond. Sometimes we tell to the Lord about our needs but then fail to hold the line. Minsan tumatawag tayo sa Diyos at nais ng Panginoon na tayo ay manatiling tumatawag, manatili sa linya. Ngunit ang problema, binababa natin ang linya ng panalangin sa Panginoon. Kaya ang disinsan ay maliligtas na nawawala. As the result, we miss the joy of answered prayer and the thrill and reward of a persistent faith. Persistent faith. Kaya ngayong umaga mga minamahal,
Kailangan tayong magpatuloy na nalangin para sa mga hindi paligtas. Ang konferensyang ito ay dinisenyo para tayo'y papanag-uliin sa mga bagay na ito. We must have a burden of praying Christ-like. Dapat ang ating panalangin ay nakasentro kung paano manalangin ang ating Panginoon, mga panalangin na nanggagaling sa Biblia o sa salita ng Diyos, sapagkat sa katotohanan, kapag inaral mo ang salita ng Panginoon, ang Biblia, ito'y punong-puno ng mga panalangin ng mga tao, ng mga may pangangailangan sa Diyos. Kaya makikita mo rito ang mga sinserong panalangin. Kaya ang Panginoong Jesus, amen, ang kanyang panalangin sa aklat ng Lucas chapter 19 verse 41 hanggang 42, at nang malapit na siya, nakita niya ang bayan at ito'y kanyang tinangisan na sinasabi, kung sa araw na ito'y nakilala mo sana sa iyong sarili ang mga bagay na naukol sa kapayapaan, datapat ngayon pawang nangatatago sa iyong mga mata. Lumuluha ang Panginoong Jesus. Umiiyak siya sa mga kaluluwa na hindi tinanggap ang kapayapaan na dulot ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya kailangan natin ng panalangin na katulad sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng Panginoon, amen, yung attitude sa panalangin sa mga hindi paligtas, minsan natitigil ang ating panalangin sa iba sapagkat tumitigas ang ating puso, lalo na sa mga taong nagkasala sa atin, sa mga churches na may mga kapitbahay, nakaaway yung kapitbahay. Hindi mo na pinapanalangin na sila'y maligtas. Diba? May mga negosyo yung mga kapitbahay. Ang panalangin mo na, malugi ka sana. Is that your prayer? Is that your prayer? Hindi ba dapat ang panalangin, Lord, bagamat masasama ang ugali ng mga taong ito, iligtas mo sila. Kasi kapag sila'y naligtas, hindi mo na sila magiging kaaway. Can we say amen? Hallelujah! Kaya kung may kaaway kang kapitbahay sa kalapit ng iyong iglesia, makipagkasundo ka pagkatapos ng konferensya. Si Richard Weaver ay isang Christian worker and he earned his living in the mines siya po ay nagtatrabaho sa mga minahan. And he had the higher priority to bring his associates in contact with the Savior and his soul restoring word. Wala siyang ginawa. Kahit sa trabaho, pag may pagkakataon, isasangat niya ang pagliligtas ng Panginoon. Ang ilan ay nagkaroon ng indifferent na pakikitungo sa kanya. Ang ilan sobrang nagalit na. At ang sabi, dahil sa kanyang tuloy-tuloy na panalangin, gusto na kitang suntukin sa muka. Lumapit siya at iniharap niya ang kanyang muka. Gawin mo. Kaya siya ay sinampal sa kanan. Nabuhal siya, tumayo siya. Kaliwa naman, iniharap niya. At sinampal pa rin siya. Buhal na naman siya. At siya'y muling tumayo. At ang sabi niya, ginawa mo man to, I still forgive you and still pray that the Lord will save you. Dinadalangin ko na ikaw ay maligtas. Kinabukasan, ang lalaking ito, inabangan muli si Richard. At sinabi, hindi ako nakatulog kagabi, hindi dahil sa aking ginawang pagsuntok, kundi dahil sa sinabi mo, harap-harapan ako'y pinapatawad mo. At gusto mo pa rin akong maligtas. Gusto pa ba nating maligtas ang mga tao, mga minamahal? We need to pray like Jesus Christ. How He loved the soul. We need to have a burden of praying correctly. Dapat maging tama ang ating mga panalangin. Kasi minsan, sa totoo lang, pag nananalangin, yung mga natutong mag-speaking in tongues, puro speaking in tongues na lang. Diba? Labakara, labahita, labasaya. Tapos nang maglaba, kalahating oras, puro yun ang sinabi. Sabi nung caretaker, aba, tapos nang maglaba, labasando, labasaya, labakara, labahita, aba. Tapos nang maglaba, walang nasabi. Eh, Pastor, speaking in tongues, ako na atang Panginoon nagkakaintindihan dun. Sinong may sabi sa iyo? We need to pray correctly. Have a burden to pray correctly. Men, meron pong isang 20 years old na kabataang babae. Gusto niyang mag-asawa pero sabi niya, ako'y mananalangin ng hindi makasariling panalangin. Sabi niya, Panginoon, ang aking dalangin, wala akong hihingin para sa akin. Ang hihingin ko ay para sa aking magulang. Bigyan mo sila, Panginoon, ng magiging son-in-law na pogi at mayaman. Hindi para sa kanya, para daw sa nanay niya. Amen. We are not praying correctly. Can we say amen? Naririnig niyo ba ako dyan sa taas? Ang daming maiingay na bata. Nakakaintindi ba tayo dyan?
Nandiyan ako kanina habang nakikinig. Bagamat may distraction, pakinggan natin ang mensahe ng ating Panginoon. Kayo'y nagsisingi at hindi kayo nagsisitanggap sapagkat nagsisingi kayo ng masama upang gugulin ang inyong mga kalayawan. Bakit tayo nagsisingi, mga minamahal? Are we praying correctly to our Savior? Tayo ba'y dumadalangin? For God many times does not give us the thing we ask for because we ask not for what which is for His glory, but rather for that which want to satisfy our selfish passion. Kapag ang panalangin natin ay masyado nang makasarili, hindi tutugunin ng ating Panginoon. I believe we need to bring back again in our altars to call for the salvation of many in our city, in our place, in our nation. We need to have it. Kailangan natin ito. Katunayan mga kapatid, kami po ay bumabangon madaling araw, kaming mag-asawa. Bangon kami ng madaling araw, alas 3, alas 4. Magpe-pray muna kami, pagpupuri sa ating Panginoon, pasasalamat sa kanyang kabutihan. Tapos, pupunta kami sa church sa umaga, magpe-pray kami. Pero naramdaman ko, may kulang pa. Kaya ginawa namin, nag-decide kaming mag-asawa. Na pagkatapos namin manalangin, pagbangon sa umaga, lalabas kami, mananalangin kami habang naglalakad. Nilalayhans namin yung mga bahay na madaanan habang kami naglalakad sa kadiliman ng madaling araw. May mga aso, may mga masasamang loob, masamang mukha pala. Amen. Nakakatakot minsan kasi madilim makakasalubong. Siyempre kasama mo yung asawa mo. Ako naman may dala akong pamalo kahit papaano, di ba? Siyempre may aso. Hindi ko papaluin yung tao. Aso, siyempre. Aso. Pero pag palukulok, ay pwede na rin. Amen. Itala ko. Kasi syempre, poprotektahan ko yung asawa ko. Nananalangin kami sa mga tao, sa mga bahay, sa mga nakasalubong. Man, nililayhans namin yun. Sapagkat ang aking pananaw, mula sa kadiliman ng madaling araw ito, papasok ang bagong umaga na inaagaw sila mula sa kadiliman. Kaya bago magliwanag, bumabalik kami na ipanalangin namin ang aming bayan. Paano mo pinapanalangin ang bayan na meron ka? Sapat na bang 15 minutes, lalo na nagmi-ministry ka, nagpapastor ka, nagpapainir ka? 30 minutes, sapat na ba yun? Eh pastor, naunawaan naman ako ng Panginoon, marami akong ginagawa. Yun ang akala mo. How's your prayer for loss and unsaved? Pangalawa, tears of the saints reveal brokenness. Ang pagluha ng mga anak ng Diyos, men, ay nangangahulugan na hindi ka luluha dahil ikay emosyonal. No, si Pablo ay lalaking lalaki. Men, may kapasidad pa nga siyang mambugbog at pumatay. Pero hindi sila lumuluha dahil sila ay mga emosyonal na lalaki. Lumuluha sila dahil naunawaan nila ang kahalagahan ng kanilang sariling kaluluwa na tinubos ng Panginoon. We need to have broken ourselves. Dapat maunawaan natin si Isaias nang magkaroon siya ng personal encounter sa ating pong Panginoong Hesukristo. Nakita niya ang kanyang sarili. Let me remind you, Isaiah is a prophet. Pero nang magkaroon siya ng personal interaction sa ating Panginoon, nakita niya kung gaano siya karumi at kasama. Nakita niya ang pangangailangan ng tagapagligtas. Nakita niya ang pangangailangan ng paglilinis sa kanyang karumihan. Broken over self. Ito muna ang meron ang lalaking ito, mga minamahal, sa Isaiah chapter 6 verse 5 na magagay sinabi ko sa aba ko sapagkat ako'y napahamak, sapagkat ako'y lalaking may maruming mga labi at ako'y tumataan sa gitna ng bayan na may maruming mga labi sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Grabe. He trembled, then he kneeled for repentance and humility. Propeta ito, mga kapatid. Pero dahil sa constant na pakikipag-ugnayan sa Panginoon, nakita niya pa rin ang kanyang karumihan ng mahayagang kaluwalhatian ng Diyos. Sometimes,
self and over-satisfied na tayo sa ating kalalagayan. Hindi natin nakikita ang malaking pangangailangan natin bago ang iba. Yun muna ang ating sariling kaluluwa. We need to broken over ourselves. Habang ako'y nananalangin, inaalala ko sa mga nagdaang ilang mga buwan at panahon, tinitingnan ko, napakarami ko pa rin mga kasalanan na nagagawa. Anong ibig kong sabihin? Yung sa isip pa lang, nagkakasala ka. Yung sa salita pa lang, nagkakasala ka. At habang ito'y aking iniisip, sabi ko, Lord, kahabagan mo ako. Hindi ako karapat-dapat. Itong naramdaman ni Isaiah when he stood in God's presence, Isaiah realized just how unworthy he was to be standing there. Naramdaman niya hindi siya karapat-dapat. Men, ang kailangan natin ngayong umaga, mga minamahal, this kind of repentance, humility, humbleness sa harapan ng Panginoon. Sapagkat bago mo kahabagan ang kaluluwa ng iba, gaano mo kinakahabagan ang sarili mong kaluluwa. Sometimes, napapabayaan natin ito, mga kapatid. Sometimes, dahil sa lagi natin ginagawa ang mga gawain, nagiging busy tayo, hindi na natin ito nabibigyan ng pagpapahalaga. One of the greatest needs of our day is a deep sense of holiness of God and openness of our sin. We need a broken and contrite heart in the presence of God. Hindi yung pupunta sa altar, iiyak, pero pagbalik sa kanilang mga bahay o tahanan, gagawin pa rin yung mga dating ginagawa. It's not repentance. Men, sabi nga ng mga kato-kato at liku-liku, magbabawas ako ng kasalanan. Mga kapatid, hindi yun ang nais ng Panginoon. If we are to be powerful soul winners for Christ, for our Lord, we must have a clean soul in this morning. Kailangan natin ito, mga minamahal. Naalala ko ang isang kwento patungkol sa isang famous evangelist nang makita siya ng isang larawan ng isang lalaki. Man, this man grasping a cross with both hands. Man, he was coming out of a crystal clear water with a peaceful face. Umaahon ng isang lalaki nakahawak sa cross, payapang payapa kanya mukha, sabi ng lingkod ng Diyos, ito ang larawan ng isang iniligtas. Ito ang pinakamagandang larawan na nakita ko. Pero sa muling pagkakataon, nakakita siya ng isang larawan. Same scenario with a cross, but the man was holding with one hand, isa lang. At ang kanyang mukha ay punong-puno ng paghihirap at ang tubig ay napakarumi. Ngunit sa kabilang kamay, umaahon siya na may kasama pang isa. Dala-dala, nahihirapan siya, pero yung umaahon, hawak niya sa ang dalawang kamay na may kapayapaan sa kanyang mukha. Ito ang larawan dapat ng mga nakaranas ng pagkaligtas sa ating Panginoon. Hindi lang ang ating sariling kaligtasan, mga minamahal. We need to be broken over souls, pati sa kaluluwa ng iba. Pakihanda ng ating footage. Si Isaiah ay nakita niya ang kanyang karumihan at pangangailangan. And he got his life right with God. Now he is concerned about others according to Isaiah. Minsan kasi, hindi natin nakikita talaga yung punto ng Panginoon, ng kalalagyan ng mga tao kapag sila'y nangapahamak. Medyo sensitibo ang bidyong ito, pero tolerable naman. Ang gusto ko lang dito makinig, yung tinig na kailangan nating mapakinggan. Pwede ba nating i-play? Sorry, kailangan ko rin makita. Yeah.
Amen. Hallelujah. Narinig niyo ba ang tinig ng lalaking ito? Ito'y tunay na pangyayari, mga kapatid. Isang lalaki, pinidyo niya ang kanyang sarili. Nag-okay pa siya habang nakaharap sa camera. Nag-boost ng gasolina at sinindihan ang kanyang sarili. Habang pinapanood ko ito, iniisip ko, bakit kaya niya nagawa yun? Paano kaya, iniisip ko kung merong nakapagbahagi sa kanya ng mabuting balita na hindi sagot ang pagpapakamatay? Paano kaya kung may nagbahagi sa kanya at nagpahalaga sa kanyang kaluluwa? Nadaanan man lang kaya siya sa kanyang lugar, sa kanyang tahanan? Sapagkat ito ang aking nakikita sa larawan na ito sa salita ng Panginoon. Si Isaias ay nagkaroon ng burden para sa kanyang mga kababayan sapagkat nakita niya ang kahantungan ng makasalanan sa harapan ng mabuti, makapangyarihan, maluwalhati at banal na Diyos. Anong pagtingin natin sa mga kaluluwa? Ang sigaw ng lalaking ito na sinusunog ng buhay dito sa lupa. Paano pa kung pang walang hanggang pagkasunog ng kaluluwa? Kaya bakit tayo nagpapatumpik-tumpik? Bakit parang inaantay lang natin ang mga oras? Kailangan natin, mga minamahal, kahabagan na may kasamang panalangit, pagluha para sa ating bansa. Oo, we pride ourselves na tayo po ay isa sa may pinakamaraming iglesia sa bahagi ng ating kapulungan. Yes, we pride ourselves. Ang Pilipinas ay may pinakamaraming iglesia na naitanim. But despite the numbers, in proportion sa mga taong hindi pa naliligtas, napakaliit ng bilang na meron tayo. More than 100 million Filipinos. Kapatid, may pagkakataon na ba na ikaw ay nagamit ng Panginoon? Personal, ito'y para sa lahat. Pastor, asawa ng pastor, anak ng pastor, mga disciple, mga mananampalataya. May pagkakataon na ba na may naakay kang kaluluwa? At ang kaluluwang ito ay nadala mo sa Panginoon na nagkaroon ng ganap na pagkakilala. How many years you've been serving God? Maybe 5 years, 10 years, 20 years? Baka katulad ka ng babaeng ito na aking isi-share. Amen? Sa buhay ng isang lalaki, si George Sweating, isang pagkakataon sa kanyang ministry, may babaeng lumapit sa kanya. Sabi ng babaeng ito, I have been a Christian for 20 years. Yet, I am not aware that I ever lead anyone to the Lord. At least one soul. Wala pa pala akong nadala kahit isa sa for 20 years. Wala pa. Ang sabi niya, nagtuturo naman ako, nagmemorya ako ng salita ng Panginoon, nagbabahagi naman ako, pero wala akong maalala na dahil sa aking patotoo at pangangaral ay meron akong nadalang kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Wala kahit isa. Kapatid, may nadala ka na ba kahit isang kaluluwa lang? Isa lang. Ang babaeng ito, 20 years. 20 years. Kaya sabi ng lingkod ng Diyos, have you ever wept for the unsaved and pray for their conversion? Sinubukan mo na bang manalangin ng buong puso, iniiyak ang mga tao? Ni-strike siya ng Espiritu ng Diyos ang babaeng ito. Pag-uwi niya sa bahay, nanalangin siya, ang una niyang pinanalangin, yung kanyang mga mahal sa buhay na hindi paligtas. Umiyak siya ng umiyak sa Panginoon. At sabi niya, Panginoon, ang aking pamilya, hindi pa sila ligtas. Matagal na akong Kristiyano pero ni isang pamilya ko wala pa akong nadala. Umiyak siya ng umiyak. And has a genuine compassion para sa kanyang pamilya. At siya'y lumabas at kinausap niya, men, ang babaeng ito, ang kanyang isa sa kanyang kapatid. Sabi niya, more than anything in this world, I want you to be saved. I want you to be a Christian. I want you to have Jesus in your life. Nang sabihin niya ito, ang kanyang kapatid ay biglang lumuha at umiyak at naramdaman niya ang pangangailangan ng tagapagligtas. There's something wrong with what we're doing. Amen? Since then, she became a vibrant witness
And she became a bountiful reaper of soul for Christ, for she always crying for their city, for their nation, at lahat ng makilala niya, pinapanalangin niya na may kasamang pagluha. Again, I'm not teaching this para maging emotional po tayo, no? Ang punto ko, yung passion po natin. Ginawa po namin yung aming ginagawang mag-asawa, nanalangin kami sa madaling araw, lumabas pa kami, nagpe-pray kami, nagpe-pray pa rin kami sa church. Nakita namin po yung ginagawa at kayang gawin ng pagbubunga ng ating Panginoon. Sapagkat sa pangatlo, sa akin pong pagtatapos, tears of the saints reveals blessing. Reveal blessing. Ang pagluha natin, sabi ng ating teksto, na pinag-aralan, silang nagsisipaghasik na may luha ay magsisipag-ani na may kagalakan. Siyang lumalabas at umiiyak na nagdadala ng binhing itatanim ay hindi sasala na siya'y babalik na may kagalakan na dala ang kanyang mga tangkas. Babalik na may kagalakan sa Panginoon. Sa mga nagmi-ministeryo, hindi tayo babalik dahil tayo pinabalik. Kundi babalik tayo sa mga gawain ng ating Panginoon, sa mga pagtitipon upang ibahagi ang pagbubunga ng ministeryo na meron tayo. Sa mga nagpapayunir, lalo na, mga kapatid, hindi nyo pwedeng asahan ang Mother Church. May sariling ginagawa ang Mother Church. Paano mo ipinakikipaglaban ang mga pinapasimulang gawain sa iyong mga lungsod? Sapagkat kung hindi tayo gagawa ng paraan at akbang initiative na maabot sila, ang makikita natin ay lahat ay kahirapan, problema, suliranin, dahil hindi madali ang pioneering. Hindi madali. Pero kung magmumumok tayo at luluha ay dahil sa pangangailangan, lalong walang mangyayari. Subukan mo kayang umiyak ng 3 hanggang 4 na oras para sa mga kaluluwa sa inyong lungsod, sa inyong bayan. Ginawa namin ito. Napakaganda ng ginagawa ng Panginoon. Sabi ko, lalo dapat nating i-contend. How many times have you seen a person in worship service? Kapag may dinala sa mga altar, pinaimbitahan, nanalangin, at sila ay tumanggap sa Panginoon. Anong nararamdaman mo, kapatid? Ay, wala. Wala, alis din yan. Yung bang nararamdaman natin? Sa bawat isa na lumuhod sa altar, ang kalangitan ay nagkakaroon ng kagalakan samantalang ikaw walang nararamdaman. Itong nakaraan, nangaral ako sa aming church. Ang pinangaral ko, the power of invitation, ang kapangyarihan ng pag-iimbita. Hindi lahat magiging magaling na mangaral, katulad ng pangangaral kanina. Kahit ano talagang ituro mo, hindi talaga matok yan. May mga ganong disciple. Ang tagal mo nang tinuturuan, hindi pa rin naintindihan. Diba? Pero may kapasidad sila. Kahit hindi sila matuto ng mahusay talaga sa salita ng Panginoon, yung mag-imbita. Dahil merong kang patotoo. May isang kabataan doon na babae sa Tayaba, sabi, ano bang meron dyan sa church? Ba't ka laging nadalo dyan? Sabi niya, ano bang kaibahan yan? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Basta ang alam ko, masaya pag nasa church. Inakay niya yung kanyang mga kaibigan, mga kaklase, ang ilang pang mga kabataan, ganun din ang ginawa. Yung aking anak, meron siyang inakay. Yung panganay kong anak, may inakay siya na kaklase niya. At of course, syempre akala mo wala lang. Pero isang araw ang kanyang kaklase biglang tumayo habang nanawagan kung sinong gustong magpatotoo. At habang siya'y nakatayo at nagpapatotoo, ang sabi ng kabataang lalaki na ito, salamat, may ginawa ang Panginoon sa aking buhay. Yung aking anak na panganay, mula sa upuan sa unahan, tumakbo palikuran sa aming mag-asawa, umiiyak siya. Sabi ng aking may bahay, ba't ka umiiyak? Kami naman umiiyak na rin. Kasi umiiyak siya, anak mo yan, umiiyak. Kasi yung inakay niya ay nagpapatotoo sa kabutihan ng Diyos. Ang sarap kapag ang anak mo ay nag-aakay na. Ay ikaw, nag-aakay ka na ba? Sapagkat may pagpapala, lumuluwa siya pero puno ng kagalakan.
There's a blessing of real salvation. Meron pong pagpapala ng tunay na pagkaligtas. Amen. Si Pablo, meron siyang tunay na kaligtasan ng kanyang karanasan ay hindi kayang paliin ng sino man. Bagamat siya ay biyasa sa maraming kautusan, pero lahat ng kautusan na kanyang tinanggap sa kanyang relihiyon, ito'y nabaliwala dahil sa karanasan sa Kristong tagapagligtas. Ito ang kailangan natin maipakilala, ang Kristong tagapagligtas na siya'y tunay, totoo, at merong magagawa. Sabi ni Pablo, 2 Timothy chapter 1, verse 12, dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito, gayunman hindi ako naiiya, sapagkat nakilala ko yaong aking sinasampalatayanan at lubos akong naniniwala na siya'y makapag-iingat ng aking pinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na yun. He has the real salvation. Amen. At yun yung napakaganda kapag naramdaman mo ang isang tao talaga ay naligtas, ramdam mo sa kanyang espiritu, ramdam mo sa kanyang ginagawa, sa kanyang salita, sa kanyang pananamit. Noong unang dumalo yung mga kabataan sa amin sa Tayabas, mga lalaki pero ang iksi ng short. Gusto kong sabihin, wow, ang sexy. Lalaki kasi ang iksi ng short. Dumadalos pero kami, hindi namin tinitingnan yun kasi passion yun. Passion sa inyo, sagwang tingnan sa amin. Pero habang unti-unti nakikita namin, may dumalo, nakamahaba ng short, wow. Kasunod, naka-short siya, tapos naka-polo, amen. Naka-chinelas, wow. Nagpulo na. Kasunod ng pantalon na pero nakachinelas pa rin. Wow! Amen. At nung uli, naka-black shoes na. Naka-tuck-in pa. Walang nag-utos o nagsabi sa kanila. But they understand something happened in their heart. Because Jesus is doing something when we are praying and we have burden for the soul. Isang lalaki na holdaper, nakulong, at nang siya'y nasa kulungan, siya'y pinangaralan doon, kaya kami po nangangaral kami sa mga kulungan. Minsan, pa sa pangangaral namin sa kulungan, lahat ng mga kasama ko, pagdating doon, pinsan. Nandun yung pinsan. Ako nakakatatlong pinsan na. Wag ako yung nangangaral. Pag pagpasa ko doon, pinsan, natamnan ako. Sabi ko, maingay at ako yung nangangaral dito. Sinasabi sa harapan ng mga pulis kasi sabi ko, huwag ka maingay. Amen. Mangaral muna ako. Amen. Yung isang kapatiran, ganun din. Yung pinsan niya naroon, kamag-anak niya. Grabe. Amen. Itong nakaraan, habang ako'y nangangaral, kuya, kuya. Amen. Praise God. Nagmano pa. Amen. Grabe, di ba? Nangaral kami sa kulong. May isang lalaki na nakulong dahil siya'y holdaper. Binaginan siya ng mga mangangaral na pumupunta sa kulungan. At alam niyo, ang lalaking ito ay kilala sa pagiging brutal. Pero nang siya'y nabagyan ng salita ng Panginoon, ito yung tinagbago ang kanyang buhay. Dumating sa punto na siya'y nakakilala talaga, nangangaral rin siya ng salita ng Panginoon. At nang siya'y pinalaya pagkalipas ng maraming taon dahil binuno niya ang kanyang sintensya, may sulat na binigay sa kanya yung isang mangangaral na pumupunta ron. Ang sabi doon sa sulat, men, nag-iwan ang sulat doon ang isang lalaki. Sabi niya, mahabang panahon na akong nakakulong. Lahat ng mga pumunta dyan sa nagba-Bible study, ang alam ko ang gusto nila magkaroon lang ng parol. Pero pag wala na yung mangangaral, ganun pa rin sila. Pero ikaw, sabi niya sa lalaking ito, pero ikaw, nung magsimula ka na pumunta, sabi ko, eto na naman isang nagnanais na magkaroon ng parol, makalaya dahil sa pagbabait-baitan. Minamasdan ko lahat, sabi niya. Sa lahat ng nakita ko, ikaw lang ang nakita ko na nagkaroon talaga ng tunay na pagbabago. Mula sa pagkain, mula sa mga pagtatrabaho, mula sa pakikisama, sabi niya, I keep track of you when you are in the yard exercising or working in the shop or eating your meals. Ni minsan, hindi kita nakita na nagkunwari, kundi pinamuhay mo talaga. Kaya sabi niya, now I'm a Christian too because I watch you. The Savior who saved you has saved me too. For He understand and realize a recognizable salvation. Isang kaligtasan na nakikita talaga ang resulta. Ito ang kailangan natin. May mga taong kumumbinsi sa kanya, hindi siya nakumbinsi, pero dahil sa isa na merong recognizable conversion, salvation sa kanyang buhay,
pinagmamasdan siya. Amen? Kaya napagkilala. Amen? Kaya nga po mga minamahal, sabi ng Biblia, Acts chapter 4 verse 13, verse 4, Acts chapter 4 verse 4, datapot marami sa mga nakarinig ng salita ay nagsisampalataya at ang bilang ng mga lalaki umabot sa 5,000 ang sumampalataya. Bakit? Sa verse 13, nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan pagkatalastas nila, sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, nangagtaka sila at nangapagkilala na sila'y mga nakasama ni Jesus. Recognizable. Sila'y merong relasyon, ugnayan sa Panginoong Jesus at sabi doon, napagkilala sila. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga aligad, paano kaya tayo nakikilala? Ganun pa rin ba? O may pagbabago na sa ating mga tahanan, sa patotoo, sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan? Meron akong isang nakasalubong habang ako'y pinapakain ko yung aking bunsong anak bago pumasok, tanghali. At habang naroon, may isang lalaki na pumasok. Nakatagilid ang kanyang tingin sa akin. Nakilala ko siya kasi duling yun. Ganun siya. Pare! Nakatagilid. Talagang tagilid pag tumingin yun. Pare, sabi ganun. Oh, kumusta? Ang laki mo na ngayon, sabi sa akin. Sabi ka, bro, dito ako sa ano. Sabi, saan ka ba nagtatrabaho? Dito ako ngayon sa ano. Sa Tayabas, naka-assign. Sabi, ano bang trabaho mo? Pastor na ako. Sabi ko, nagpastor kasi ako. Sabi, oh, ikaw nagpastor. Eh, demonyo ka dati ah. Biruin mo yung salita, yung sarap ng maraming tao. Demonyo ka dati ah. Totoo mga kapatid. Sabi sa akin, demonyo ka. Nakaganon pa yung mata. Demonyo ka dati. Diba? Kasamang tingnan. Kinento ko nga sa asawa ko. Amen. Maraming tumingin patagilid. Amen. Kaya pag nagbabasketball kami nung high school, hindi mo alam kung saan papasa yun. Diba? Magaling. Amen. Grabe. At alam niyo kung anong huli niya sinabi? Baka minsan, pwede ba akong pumunta dyan? Kasi kung ikaw ay nabago, baka mabago rin ako. Hindi ako mabago sa reliyon eh. Grabe. Kaya sabi ko, isang araw pagkatapos ng conference, pupuntahan ko itong taong ito. Hindi ko lagi masumpungan eh. Dahil abala nga. Ang punto, mga kapatid, napakikilala ba ang ating patotoo para ang iba ay makakilala sa ating Panginoon? Kailangan natin silang idulog sa panalangin. Naalala kong isang kwento, pakihanda ng ating video. Sa Seoul, Korea, ay meron pong isang pangyayari. Ang pastor doon ay nagtuturo ng mga pangaral. At meron siyang pangunahing yung tinuturo. Pray and wept for the lost soul and witness after that. Yun ang kanyang pangunahing turo. Manalangin na niluluha ang mga hindi paligtas. Pagkatapos lumabas at magpatotoo, yun lang lagi halos ang tema ng kanyang pangangaral. In many areas, they may be short. Maaring sa ibang mga bahagi, sila'y kulang sa ibang mga bahagi ng ministeryo ng paglilingkod. But they are long in prayer and witnessing. Doon sila mahaba sa panalangin na may pagluha at sa pagpapatotoo pagkatapos ng kanilang panalangin. Minsan, lumalabas tayo, ay ahabol na lang ako sa outreach. Hindi na nanalangin. May epekto kaya yun, kapatid? Ay, pupunta na lang ako doon. Naunawaan ko pa kung may trabaho eh. Kung businessman ka eh. Naunawaan ko pa kung meron ka talagang trabaho tapos ahabol na lang ako, kailangan ko kasing sumangat. Maunawaan ko pa eh. Pero kung wala ka namang trabaho, ahabol na lang ako. Para saan? Para saan? Kaya kung di ka nanalangin, huwag ka nang humabol. Agapan mo sa susunod. At manalangin muna para sa outreach. Hallelujah. At ang mga taong ito, dahil yun ang ginagawa nila, nakapagtatag sila ng mountain of prayer. Sabi nila, pag nananalangin, sabi sa kasaysayang ito, amen, ang pangyayaring ito, sila'y nagkakaroon ng service mula Linggo ng umaga, alas 6 hanggang sa hating gabi, may pumupunta sa church. Magaling mangaral, yung mangaral, hindi. Yung mga tao ay tinuruan na manalangin sa mga hindi paligtas at magpatotoo. Kapatid, marami pa tayong abutin. Pero ako'y papakita ang video at nawa ang video ito ay makatulong. Pakilagyan ng sound yung pasimula para mas makita nila yung punto. Dito na ako magtatapos mga kapatid. The job is not done in the world that Christ gave us to do, and the mandate is still binding on us today. That's why we speak of unreached people groups
But the missions is the back-breaking, culture-penetrating, darkness-shattering initial work to penetrate, plant the church, see it flourish, get its own elders, train its own people, evangelize its own networks. That's the task of missions. It's not over. And that Jesus Christ is the only way to heaven. And the alternative is hell. And millions and millions and millions of people are on their way there, and we have the only means of escape in our heads and in our hearts. Jesus Christ. There are many prodigal sons on our city streets, they run searching for shelter. And there are homes broken down, people's hopes have fallen to the ground from failures. This is an emergency, and there are tears from the sand. So, come to cost, brothers and sisters, this is not an invitation to an easy life.
For 2,000 years, thousands and thousands of missionaries, the unnamed, no biographies written about them, just unnamed people of whom the world is not worthy, have counted this cost and put their lives at risk and reached the lost with the only message of salvation. Hallelujah. Napakarami pa. Sa Pilipinas, sa Asia, napakarami pa mga kapatid. Are you weeping? Do you have tears for the lost and unsaved? Let's all bow our head and close our eyes. Kung meron tayong kasama ngayon na mga bago, marahil merong naimbitahan, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Kung meron tayong nakasama ngayon, first time mong makasama, mahal na mahal ka ng Panginoong Jesus. Ang iyong kaluluwa ay kanyang pinapahalagan katulad ng pagpapahalaga niya sa amin. Kaya kung meron tayong mga nakasama rito, nais ng Panginoon na magtamasa ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Maaring may paimbitahan sila, kung meron kayong mga kaibigan, mga mananampalataya, may kaibigan kayo na isinama, pangunahan na, ituro sa mga usher, tayo mananalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. At kung wala naman, sapagkat nais ko munang tanungin sa huling pagkakataon, meron ba kaming mga kasama rito na ngayon ka lang nakadalo, pwede bang pakitaas ng iyong kamay? Hallelujah, salamat sa isang kaluluwa. Meron ba? Pakitaas ng iyong kamay, salamat. Meron ba? Ngayon mo lang napakinggan ang ebanghelyo, ang purong ebanghelyo, pwede bang pakitaas ng iyong kamay? Meron ba? Ikaw ay tumalikod sa Panginoon, ngayon ka lang uli nakadalo. Kailangan mo ng kaligtasan ng kaluluwa. Pwede bang pakitaas ng iyong kamay? At sa mga nagsipagtaas ng kamay, may lalapit sa inyo ng mga kaibigan natin, mga usher, habang nakayuko ang mga ulot, nakapikit ang mga mata, walang nakatingin sa paligid, pangungunahan kayo sa panalangin. Sa mga nagsitaas ng kamay, maaari ba kayong tumayo? Mga kaibigan, nais lang namin kayong ipanalangin ng personal, mahal na mahal ka ng Panginoon, katulad ng pagmamahal niya sa amin. Pwede ba tayong tumayo upang pangunahan sa panalangin? Huwag kang maya, habang lahat ay nakayuko, maaari ba kaibigan, tumayo ka, pakisamahan sa panalangin. Sige, dito sa unahan, kapatid, dito sa gawing ito, para may panalangin ko kayo ng personal, sa gawing ito. Pangunahan sa panalangin. Sige kapatid, salamat. Merong usher na lalapit para ipanalangin ka. Salamat. Sige. Dito na, sister, sa may banda rito. Sister, dito sa may banda rito. Habang nanatili tayo na nagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon, mga minamahal, unahin ko mga kalalakihan. Alam ko, matitigas kayo. Alam ko, matatapang kayo. Pero hindi katapangan ng pairali natin sa umagang ito. Gaano mo pinapahalaga ng iyong bayan na kinalalagyan? Pastor, disciple, anong damdamin mo sa bayan na meron ka? Sa lugar na meron ka, barangay man yan, syudad man yan, lalawigan man yan, are you longing with a deep sense of urgency? This is an emergency. We need to have tears for the lost and unsaved. Punuin natin ang altar ngayong umaga ng pagmamahal sa kaluluwa. Una sa Diyos, pangalawa sa ating personal na kaligtasan. Unahin ko mga kalalakihan ang altar ating bubuksan. Pastor, disciple, tayo ang mangunguna sa mga lugar. Tayo ang mangunguna mga kalalakihan. Huwag mong isisi sa iba. Huwag mong paghanapan ng iba. Ikaw, lalaki ng Diyos. Punuin muna natin ng mga kalalakihan ng Diyos, kasunod ang mga kababaihan. Nawa ang altar na ito'y mapuno ng damdamin sa mga hindi paligtas. Dinginin niyo ang tinig ng isang lalaki na humihiyaw sa sakit, sa pangwalang hanggan. Oh. Paano mo iniiyakan ang iyong bayan? Paano mo iniiyakan ang mga kaluluwa sa iyong lugar? Paano mo sila dinudulog at nilalapit? Anong iyong damdamin sa kanila? Do we weep for Christ? Oh, shalaramba makandere bekyo no romo siala rabakanda rabakandere bekyo.
robobo shaya la rabakande rebe kiondo robobo kande rebe kiondo robo shaya. Oh God. Oh Lord, pour out your spirit. Lord, pour out your spirit. Oh no, the peoples of the earth, let your sons and daughters speak your words of. Tumayo tayong lahat, awitin natin ang awiting ito. Send us dreams. Ambition, rebuild the secret. Rebuild the secret of your heart, Lord. Our faith is rising. Lord, our faith is rising. Let all the heavens sound the coming of your. There's gonna be. There's gotta be a great awakening. Sing with me, church. There's gonna be a great revival in a. There's gonna be a great awakening. And everyone who calls on Jesus. There's gonna be. There's gonna be a great awakening. Oh, shalarabakande. Oh, rialarababakiono. Oh, revival, oh Lord. Yes, God, oh Lord. Everyone who calls on Jesus, they and everyone who calls on Jesus, they. Let's begin to worship. The wonderful Savior, Redeemer, Deliverer, Oriolo Robocanda. Jesus, 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 Jesus. More soul, oh Lord, more soul, oh God, hallelujah. More soul, oh Lord, oh God, hallelujah. We cry out to you, Lord. Soul, oh Lord God, in the name of Jesus. Soul, oh God, in the name of Jesus, hallelujah. Shalaramam. Kiolo rumusianda nanaya. Oh God, hallelujah. Oh God, oh God, hallelujah. Oh Ramakan, oh ribomos. Kiolo. Hallelujah. Bigyan tayo natin ng tinig ng Panginoon. Hallelujah.
Praise God. Purihin natin minsan pa ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord, O God. Oh, salamat, Panginoon, O Diyos. Hallelujah. Amang manal na makapangyarihan sa lahat, ngayong gabi, Panginoon, ngayong umaga, Panginoong Diyos, ang iyong pag-ibig, kapangyarihan sa pagliligtas ay hindi magbago, Panginoon. Kami lalabas ng gusaling ito, Panginoon, taglay ang damdamin, Panginoon, sa mga kaluluwang hindi pa naliligtas, Panginoon. Ang aming mga bayan ay mapupuno, Panginoon, ng iyong pagliligtas. At ang aming mga bayan ay mapupuno ng mga magpupuri sa iyong pangalan, ng mga tunay na nakakilala sa iyong pangalan. Panginoon, maraming salamat sa angkapan mo ng kapangyarihan ng bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Ito po tayo nagtatapos sa gawain ng atin pong Panginoon at pwede po tayong makaupo. Praise God. Sige po, pwede na po tayong tumayo. Amen. At dito po tayo nagtatapos sa gawain ng Panginoon. Announcement po, yung mangyari lang po yung mga lumapit sa registration, yung mga bayan, Silang Cavite, Balibago Church. Salamat po.